Sir, ngayon pong mas maraming bata na nga ulit ang lumalabas ano, at bumabiyahe. Panahon na ba para ipatupad itong child car seat law? Para sa kaalaman po ng lahat, pinapatupad po namin itong batas na ito mula pa noon. No? Ang tinatawag namin ito po, yung soft enforcement. Hindi po kami nag-issue ng TOP, pero nag-distribute kami ng IEC materials, information dissemination, at saka warning po kami. Kasi sa batas po, sa Republic Act 4136, pati po sa yung side na memorandum circular tungkol sa guidelines sa enforcement ng batas na ito, pinapayagan po kami mag-warning. Mm-hmm. Pero wala pong TOP yan kasi ang iniwasan namin yung mag-issue muna, mag-conduct ng hard enforcement kung wala pa kaming go signal sa DOTR. Mm-hmm. Pero so, nag-enforce na po kami, soft enforcement, distribution of IC materials, information dissemination, training of our enforcers, training of our fitters with regards to yung inspection of pitting station, at saka yung mga aming regional enforcement information officers tungkol sa dissemination in the ng mga information with regards to RA 11329 sa kanilang respective regional offices. And so far po, ano po, kamusta po ang inyong obserbasyon dito po sa, sabi nyo nga, soft implementation muna. Aware na po ba ang ating mga motorista na may ganitong batas at kailangan po talaga ng car seat? Yes po, kasi meron din kaming child car seat awareness campaign kasama na yung coordination with the civil society with regards to dissemination, information dissemination po sa batas na ito. At saka yung actively involved na po ang regional offices namin, ang aming DMPAW sa pagbibigay po ng information po sa batas na ito. And of course, ang aming counterpart, of course, ang PIA, tumutulong sa amin, at saka ang DTI po, kasi sila yung in charge sa pag-inform sa mga parents at saka sa mga car owners na may mga anak na dapat gumamit ng CRS tungkol sa mga prices at saka sa mga na-accredit na po na mga distributor at seller ng car, CRS po. Mm-hmm. Isa po sa mga naging issue noon, ang height o yung tangkad po ng mga batang nasa edad 10 hanggang 12 na hindi naaayon sa car seat. Ano po ang consideration dito? Well, may ano naman yan sa guidelines, sa IRR na pag ang bata ay, let's say, pwede nang gumamit ng seatbelt kasi nga mas matangkad siya sa edad niya, ay pinapayagan na po yan. As long as the seatbelt fits the child properly. Pag hindi po, ay may liability po ang parents niyan or sino yung driver kung hindi nag-fit yung seatbelt sa bata.